Hi guys, again, welcome back to my channel, Andy Gaming. So as I promised from my previous video, nagagawa ko ng tutorial kung paano gamitin yung All-Star Jersey, yung blue and red na All-Star Jersey. So bago natin simulan yung guys, shoutout muna sa mga solid subscriber natin. Ito guys, pakitingnan na lang sa screen kung sino-sino kayo, yung mga nagpa-shoutout. And ayun na nga guys, sa mga gusto pa rin magpa-shoutout, comment lang kayo below. And balik tayo sa ating tutorial. So ayun guys, simulan natin. Punta tayo dito sa advance. Click natin tong uniform guys. Ayan. So, bago ko i-explain guys, yung disclaimer lang, additional disclaimer na may mga nauna na nag-post nito about sa mga jersey. So, I have no copyright intended sa kanilang mga video. So, ginawa ko itong video para i-share lang sa inyo guys. So, ayan. So, nakikita nyo guys, ito yung home jersey ng Cavaliers at ito yung away jersey ng Cubs. Alternate jersey ng Cubs. So, ano-ano yung value niya? Yung white is UH004. UH stands for Uniform Home. Then, yung 004, yun yung code ng jersey. So, ayan, yung away naman is UA004. UA stands for Uniform Away. Then yung alternate naman is UX004. UX, yung X, di ko alam kung bakit siya X, pero alternate yung pangalan niya. Siguro yung X, kalimutan na lang natin kasi X na yun guys. So focus na lang tayo dito sa aking tutorial. So ayan, ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung red uniform ng All-Star jersey. So, gawin natin, open natin yung Game Guardian. Click natin tong process, then select memory range. Ayan. So, kailangan guys, may mga naka-check to or naka-default to. So, para huwag na kayong mag-isip kung anong i-check, i-click nyo lang tong reset. Ayan. Then, automatic na yon. Then, punta na tayo sa search button. Dito tayo sa logo na to. Itong logo na to guys, lumalabas to sa version 80 pababa ng Game Guardian. So, download nyo na lang sa official site ng Game Guardian. Click natin tong text some text. Then, ang search natin is UH004. So, bakit UH004? Kasi yun yung hahanapin natin at yun yung papalitan natin. So, search natin siya, UH004. Click natin to guys ha. Ayan. Then, okay. So ayun na guys, may lumabas na 8 matches daw for the text. So do you want to replace them? Click nyo yung yes. Ayan. So anong ipapalit natin? So sabi ko, papalitan natin siya ng All-Star jersey na red. So ang code nun is UH007 or UA007. Ayan yung code ng All-Star jersey na red. So click natin, okay. So, kung makikita nyo guys, nag-i siyang
white na jersey. Na ganito yung ano niya, itsura niya guys. Hindi siya yung actual na all-star agad. So ganito yung itsura niya. Gawin natin. I-back natin. Then pag pinak natin guys, hindi natin siya agad makikita sa ating MC. So kailangan natin mag-advance at mag-play. Kahit hindi natin i-play, basta mag kahit konti lang, then quit agad. So play. So ayun guys, hindi nyo na kailangan mag-play, sabi ko. Ayan, quit na natin. So napansin nyo naman yung jersey, iba yung suot nila, all-star jersey na color red. So ayun guys, nakikita nyo, from jersey na white, naging siyang all-star jersey na red. So, ayan. Kapag naboring naman kayo sa kulay guys at nag-iba yung isip nyo, ay gusto ko na lang ng color blue na jersey. So, walang problema guys. Pwede natin yung palitan. So, punta lang ulit tayo dito sa advance. Ayan. So, advice ko lang din guys, kapag magpapalit-palit kayo ng jersey, is dun muna kayo gumawa sa quick game. Kapag hindi kayo sigurado sa mga jersey na ipapalit nyo, para in case na masira yung jersey, hindi masira yung MC nyo. So, pwede rin kayong gumawa ng backup ng MC para hindi rin masira yung MC nyo kahit sa may career kayo gumawa. So, click natin itong uniform. Ayan, so palitan natin ulit itong yung red na all-star, palitan natin ng color blue na all-star. So open your game guardian. Again, text some text. And search the jersey of all-star jersey, which is yung red. So ano ba yung code nun? Ang code nun is UH007. So, kasi yun yung papalitan natin, kaya yun yung isa-search natin. So, ayan, click nyo to. Then, click nyo yung new search. Kasi, panibagong paghahanap to guys. So, new search. Click OK. Then here we go guys, found 8 matches for the text, so do you want to replace them? Click nyo yung yes. Ayan, so ano yung code na ipapalit natin? Ano yung code ng blue jersey ng All-Star? So ang code nya is UH030 or UA030. Ayan guys, tanda nyo ha, dapat meron kayo laging ballpen. Or mas maganda meron kayong notes para lahat ng tutorial na napapanood nyo sa YouTube is meron kayong listahan para naiipon dun lahat guys. So ayan yung code ng All-Star Blue Jersey is UH030 guys, 030 or UA030. So click OK. Ayan. So, nakikita nyo siya guys, white din siya pero may tatak naman siya ng parang Knicks. Ayan, di ko alam ba't ganyan yung tatak niya. So, advance tayo, play, para ma-save din dun sa main MC natin. So, ayun guys, sana panoorin nyo to yung video hanggang katapusan guys. Kasi may i-announce ako sa dulo about sa manual tutorial ng shorts. So, ayun. Quit lang natin din agad to guys. Huwag na tayong mag-play. Oh, so, nakikita nyo guys, naka-blue jersey na siya. So, quit na natin. Tingnan natin kung na-save siya dun sa ating main MC.
Ayun guys, napapansin nyo naman, naging prom all-star jersey na color red ay napalitan siya ng all-star jersey na color blue. So, ayan guys, napakita ko na sa inyo yung pagpalit or paggamit ng all-star jersey sa ating My Career. So, ayun guys, ito yung itsura niya sa labas. So, kung nagagandahan kayo dyan, ayan, pwede nyo na siyang gamiting permanent. So, alam nyo naman na guys, tinuruan ko na kayo at alam ko malinaw yung pagkaka-explain ko kung paano palitan yung iba't ibang jersey. So, bahala na kayo. Binigyan ko na kayo ng guide kung paano palitan. So, ayun na nga guys, about dun sa tutorial natin sa shorter shorts or retro short. Yun talaga yung tawag dun guys, retro short, kasi yun yung pinakalumang shorts na gamit dati ng mga NBA players. So, next video ko siguro guys, yun yung i-upload ko. Manual tutorial to guys ha. So, kung may mga napanood na kayong video nito sa iba, so, sa akin, iba to guys, ibang tutorial to kasi manual tutorial to. So, hindi tayo pwedeng maging copyright nito kasi manual yung ginawa natin guys. Pati yun dun sa ginawa kong tutorial sa mga bola, walang copyright yun guys kasi manual tutorial yun. Hindi yun, kasi kapag sinabi mong copyright, yun mismo yung kung ano yung in-upload ng mga YouTuber, yun din yung in-upload mo. So, hindi yun copyright kasi manual yung ilalabas natin. So, kung tatanungin nyo ako kung permanent or hindi, abangan nyo na lang sa video guys kung ano yung gagawin ko. So, ayun. Thank you for watching guys. Sana natuto kayo kung paano gamitin yung All-Star Game Jersey.